Pilipinas! Naghahatid ang palatuntunang ito ng aksyon at balita mula sa Palasyo ng Malacañang. May paghimay sa ulat sa mga galaw panguluhan at samot-saring serbisyo publiko. Oh, ano pang hinihintay nyo? Magsama-sama tayo sa landas tungo sa pagbabago. At ngayon, narito sina Efren Montano, Albert Sebastian at iba pang kabalikat sa Himpapawid. Sabay-sabay, taas kamay, saludo sa Pilipino. Sabay-sabay, taas kamay, saludo sa Pilipino. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute the laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Naging mapalad yan, pero yung mega loto na umabot sa 66,423,196 pesos ang premyo, jackpot prize, isa po yung nakakuha ng 16, 28, 23, 15 sa kapor na winning number combination. At ito po ay nabili yung winning ticket sa Don Hill Garcia, Cebu City. Ang ginamit niya ay manual pick na 40 pesos. Yan po yung nagwagi na winning number combination 16, 28, 23, 15, and 4. Ayon kay GM Alexander F. Balutan. At isang bad news naman, itong si ating schoolmate dyan sa San Francisco High School dito sa lungsod ng Quezon, si Aurea Ho Tamayo, na kapatid nga po ni dating Vice Admiral Wilfredo Tamayo ng Coast Guard, kinuha na ni Lord, no? As joint her creator dahil sa kanyang sakit. At matatandaan natin na noon ay pinopompas natin si Vice Admiral Wilfredo Tamayo dito sa ating palatuntunan. At ito ang si Ao Ho Tamayo ay kasama natin sa ating mga reunion diyan sa San Francisco High School. Dito yan sa condolence mula sa batch 69 ng San Francisco High School. At doon naman sa MLQU, yung reunion natin November 11 diyan sa Wakwak, tinatawagan natin ang lahat ng mga alumni ng MLQU, lahat ng Quezonian, proud to be a Quezonian. Katulad nitong si kabats natin sa batch 64, si Ramon Bobis, Ben Corrales ng Sampaloc, Florence Medina, si Beatriz De Los Reyes at si Luis Rubio ng Sampaloc, Manila. At tinatawagan din natin, kung may mga nakikinig na kilala, itong si Eli Taparan, si Joseph Gonzalo dyan sa Mindanao at si Abby Arbizu dyan sa Davao City. Nakikinig po sila ngayon, ito lalo itong si Abby dyan sa Davao City. At ang pangulo nga po ng MLQU Alumni Association, si Attorney Pete Principe, at sa rin sa Board of Director dyan, si Justice Toquero. So, kung kayo po ay interesado, mga Quezonians na naging nag-graduate po dyan sa MLQU, yung 734-0121, Local 108, pwede nyo pong tawagan at 0905-651-8841 at hanapin nyo po si Ramon. At siyempre, kamustahin ko rin, batiin ko rin si Dr. Poblete ng St. Luke's, si Dr. Rick Pascasio, ang ating Dr. Friendly, at si Dr. Aranza Mendez na mabait na tumutulong sa mga senior citizens na may problema sa mata. Yun ang itong si Dr. Aranza Mendez.
Okay. Alright, 7:14 ang ating oras. So, bukas, ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatakdang dumalo, pangunahan sa ang opening ng Palarong Pagbansa. Yung po sa Antique. So, bukas ang umaga ito, no? Oh, pero si Arriata Presidente, mga bandang hapon. No? Ah, ganun ba? Yung schedule. Bago rin makalimutan si dating si Direk Nick Lizaso, yung na-interview natin dito, eh, nasa natin ang Palasyo ng Malacanang ay will help pave the way for the installation, formal installation nitong si Old Nick, Direk Nick Lizaso bilang Pangulong nga po ng Cultural Center of the Philippines. Dahil ito rin ang kagustuhan ng ating buting Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na siya ang maging Pangulo, bagong Pangulo ng Cultural Center of the Philippines. At batay dun sa parang manifesto ni Old Nick, ano, yung sinasabi niyang transformative vision for culture and the arts, na sa ilalim ng Department of Culture and the Arts na siyang mayroong blueprint para gawin itong CCP na hindi elitist at magiging readily accessible sa masa, grassroots. O sa grassroots, saka yung maging ito mga cultural kasi minor. Kasi ito yung, di ba, inyong natin siya dito sa programa. No? Yung pinahayag niya yung kanyang mga plano, vision, para po sa cultural center of the Philippines. Oo, yun ang kanyang binanggit sa ating panayam. At sabi niya, ang arts and culture may healing effect, ano? At ito ay makakatulong sa mga pag-rehabilitate ng ating mga drug addicts. Okay, so... Yung mga drug, ano, di ba, balak din nilang i-bigyan ng employment sa mga sa MRT, ginagawang MRT dito. Sa Oo, maganda yan. I-hire itong mga drug dependents na rehab na. Doon sa ating Facebook nga pala, yung Volunteers Against Crime and Corruption, may nakita kung parang bumabalik itong kalimbala. Yan ang ayaw na ayaw. Bumalik na naman? parang may nakapasa ako sa ating Facebook. Paano talaga sa baka papakain yung bala. Yung mga Uber drivers, meron kasi nakita rin ako na kasagbal ang mga Uber drivers? Hindi, meron sa yung isang sumakay ng Uber. Hindi natin alam kung saan. Parang may reklamo siya na rude daw yung kanyang driver. Na discourteous, na dapat hindi gano'n ang kanyang aksyon dahil pag sinabi yung public service na kailangan servisyo publiko. Pag sinabi yung servisyo publiko, wala yung mga rude o kaya discourteous, kailangan public service. Basic yan. Personal service. Human ho ang mga pasahero. Basta same. Basic yung paggalang. Kasi nagsiservisyo ba? So, hindi kayo nagsiservisyo tayo. Medyo wala ka nang lalang. So, yun lang po. At yung nanda tayo dito sa Albert, yung ating panayam noon na part 1 sa IGM Alexander Balistan. Yung part 2 ngayon, i-arin mo natin. So, susunod ba natin naman yan ng ating panayam naman kay Steve Kersi na podcast or pag-ibigong sa office na tayo na tumutulong sa tumulong ng
tunay sa lakitan sa ating pamunuan. At yung pinotan dito. At lumalik at ating pangasyon. So ito na yung ating tanungan kay Alessandra. Ang kalupan at yung tutunod yung tutunod sa Hindi-Do yung tunay sa pagkakitin sa ating. Kumbaga, mayroong hustisya yung mga biktima ng umano'y extrajudicial killing o homicide niya kung tawagin ng PNP? Less than 1 million na. Ngayon, yung aming hawak ng mga nakakulong as of December 31, 2016 ay 303,000 na mga akusado. 303,000. Kumpara noong bago mo po si Presidente Duterte ay 82,000 lang. Ibig sabihin, naging intensified ang war on drugs para masugpuma ang droga at ginawa ng pulis sa kanilang trabaho. At kung ang intensyon ng pulis ay patayin ang mga ito, eh bakit buhay itong 303,000? Yung 2,000 ay talagang karamihan doon, may laban yun at armado yun. So ano magagawa? Anong gusto nila? Yung pulis ang mamatay? O pagkatapos pag pulis ang mamatay, walang kwenta. Pag ang napatay ay baglod, masama ang yung sa ibang sektor, masama loob.
makakuha ng, kumbaga, mayroong justisya yung mga biktima ng di umano'y extrajudicial killing o homicide niya kung tawagin ng PNP? Less than 1 million na. Ngayon, yung aming hawak ng mga nakakulong as of December 31, 2016 ay 303,000 na mga akusado. 303,000. Kumpara noong bago mo po si Presidente Duterte ay 82,000 lang. Ibig sabihin, naging intensified ang war on drugs para masugpuma ang droga at ginawa ng pulis sa kanilang trabaho. At kung ang intensyon ng pulis ay patayin ang mga ito, eh bakit buhay itong 303,000? Yung 2,000 ay talagang karamihan doon, may laban yun at armado yun. So ano magagawa? Anong gusto nila? Yung pulis ang mamatay? O pagkatapos, pag pulis ang mamatay, walang kwenta. Pag napatay ay drug lord, masama ang yung ibang sektor, masama loob. Abay, maging patos naman tayo sa ating mga pulis, ginagampan na lang naman natin kunin niya. Ngayon, yung around 4,000 more or less na death under investigation, iniimbestigahan yan. Ngayon, napakahirap mahuli. Yung mga nagtatapon ng patay na binalot ng packing tape, yung mata, yung buong katawan, may tagpa, eh wala na mga witness na lumilitaw. Ngayon, ibibintang naman agad sa polis. Eh bakit? Ang polis, pag na-encounter, sinusoli ng yung kadaver ng, ano, ng mga napapatay sa inkwentro, sinusoli yan, buo yan, walang bawas. Dahil nga, ano yan, iniimbestigahan pa rin yan. Kaya napaka-hasting conclusion yung sasabihin 7,000 na. Eh, paano yung pinatay ng sindikato? So, hindi tamang term yung extrajudicial killing kasi hindi pa naman napapatuloy. Kasi yung EJK, ibig sabihin sa Tagalog, pinatay, hindi kinasuhan sa court. Judicial court, eh, dalhin sa court, bakit pinatay, hindi kinasuhan? Ngayon, may mga away barangay, away asawa, away mag-asawa, magkaibigan, napapatay, eh bakit hindi niya kinasuhan, bakit niya pinatay? EJK, not yung EJK, pero bakit ibibintang sa estado? Ang estado natin, hindi binibigyan ng bendisyon ang EJK. Ang pinapaliwanag ng ating Pangulo, paulit-ulit na, na hindi maintindihan ng iba, doon sa criminal law, mayroong justifying circumstance. Kapag may laban ang isang inaaresto o ang isang bawal dapper o isang drug lord o isang nagbebenta ng sibo ng laban at napatay ng polis, may depensa ang polis, fulfillment of duty. No crime committed pag ganon. No crime, no civil liability. Dahil nga justifying circumstance, fulfillment of duty yun. Pero hindi ibig sabihin, EJK yun o binibisunan ng estado. May batas. Nagampanan ng polis ang kanyang trabaho. Huliin ang mga kriminal. Pag lumaban, ayaw sumuko ng maayos at malalaban pa, talaga mapapatay siya ng polis. Eh, pero bakit naman yung iba? Yun na pinapansin pag polis ang napatay. Okay lang sa kanila. Walang human rights ang polis. Mali naman yun. Lahat tayo may human rights. Ngayon, kung ang kontaminado ay 4 million. Out of 100 million Pilipino, yung mga 4 million na yan lang ang may human rights o yung 96 million na pwede nilang mapatay at ma-contaminate. Ang human rights, para sa lahat yan. It is for humanity sa lahat. And ang perception ng iba, may human rights lang, ay yung mga drug lord, mali po yun. Kung ganito nakatalamak ang droga, talagang kailangan kumilos ang ating estado by virtue of the police power of the state. Ang police power of the state, supreme overrides yan. Parang tatlo yun eh. Police power, power of taxation, power of eminent domain, tatlo yun eh. Nakapangyarihan ang ating estado, nakapagpirahira ng estado, hindi ibig sabihin violator ng human rights ng estado. So ma'am, yung tinatawag natin EJK, hindi yun yung dapat itawag ito sa lahat ng patayan? Hindi dapat tawag na EJK yung sa nangyayari. Ano ba yan? EJK ang connotation, ano, parang nagbendisyon ng estado. Walang nagbendisyon ng estado ng EJK. Ang batas, ang nagsasabing kapag nakapatay ang polis dahil lumaban ang isang hinuhuli, exempted siya, justifiable yung ginawa niya dahil ang ipinagtanggol niya estado. Inong araw may mga masakir na eh, dahil ng Biscondi masakir.
binkulado double murder cases. Alam na mga babae natin yan. Merong Manjola Massacre. Mayan Hacienda Luisita Massacre. Ay, merong mga ganyan. O, bakit yan? Hindi tinawag na EJK. Sorry, doon sa tatamaan. Pero talagang ganun. Ang dami na nung araw pa, magami na napapatay. Bakit ngayon sa panahon ito na ang ating gobyerno ay seryoso sa paglaban sa droga? Sa kapagbibintangan ng gobyerno ito na parang kinukundo na EJK, hindi po namin kinukundo yan. O ako mismo, nagpakulong po ng polis doon sa kaso ng John Villarreal case, yung nagmotosiklo na namin na abanggaan. Tapos sinakta ng polis, tapos wa-apewan o sinoli patay. Pinakulong namin yung polis. Dalawa, o yung isa, nagpakamatay. Eh, hindi ko kasalanan kung magpakamatay siya. Eh, siya nagpakamatay eh. Eh, nagbibista sa Makati, sa RTC. Yung isa pa, yung Army Reservist. O, nagbibisikleta si Mark Garalde. Nag-away, eh, batina. Nung palayo na si Mark Vincent Garalde, di na rin yung Army Reservist, si Buntanto. Ay, nakakulong si Buntanto. Oh, yun, pinatay niya. Bakit ko nareklamo siya? Sana kinasuhan niya. O bakit na pinatay? O yun, pinakulong natin. Pinapakulong ng gobyerno. At kasama ko pa si Gerald Batong nagkaso eh. At pati si Katari Aguirre, kasama namin. O may footage sa mga media niyan. At maging dyan kay Villarreal case. O ba, eh, ang DOJ mismo ang nagsakdal ng murder. O doon sa dalawang polis. O so, ano sasabihin na ang gobyerno ito ay parang pinahintulutan ng EJK? Walang pinahintulutan ng EJK ang gobyerno. Ang sinasabi ng batas na ipaihira ng Estado, ang mga kriminal dapat kasuhan, ikulong ng buhay, pero paglalaban sa batas, ay nako, alaga naman yung pulis ang mapatay. Pinatay o hindi kinasuhan, kaya extra judicial killing, judicial judiciary, court. Yung ibig sabihin nun, extra. O extra, parang extramarital affairs. Ibig sabihin, hindi mo asawa, ibang babae, naging asawa mo. Kaya extramarital affairs. Ano yung extrajudicial killing? Eh, ang dali intindihin yan eh. Eh, i-explain nila, mass disaster daw, mass killing. Ibig sabihin, may mass killing ba? Eh, yung mga natukangal, buhay na buhay, pupunta sa taon, nanonong pa na magpaparehabilitate. At yung mga alaga namin sa kulungan na 300,000 plus, at city jail, PNP jail, barangay jail, ano pa yan, provincial jail, sa Bucor, sa mga kikipolong, eh, mga buhay na buhay. Nandiyan sila, puntaan nila, kung dyan sila dahating mga jail, eh, buhay na buhay. So, ang punto doon, ang gobyerno ito, hindi pinahintulutan ng EJK. Ang paano naman yung sa mga napapatay gamit yung mga riding in tandem yung pumapatay? So, paano yung... Ay, sindikato yun eh. Riding in tandem, ang polis, pag na-encounter, naka-uniform pa nga eh. Oh, dala pa yung mobile patron. Oh, eh, yung mga naka-riding in tandem, mga head killer yun, mga sindikato yun. O bakit? Sisunod din tayo sa gobyerno eh. Maski na mga kasama ko sa taon ng araw, napapatay, pituloy napatay dito. O, judge, prosecutor, may napapatay. Sabihin ba, ang gobyerno nagpapatay sa kanila? Hindi. Mga masasamang elemento ng ating lipunan. Huwag naman gano'n, pag mayroong naligaw ng mga landas at pumapatay, ibibintang sa gobyerno. Kaya nga yun yung tinutugis ng gobyerno, inimbestigahan. Sabi nga ng polis kanina, ma'am, yung mga napapatay na yun, maaaring involved din sa droga. Ay, yung araw pa yan! Kapag naramdaman nilang mag-school, o kaya ikakalas sa organisasyon nila, ay sigurado, ilang araw yun, nandun na iniagis na sa kalye, sa kanal, doon, sa tabing dagat. Eh, lalo yung mga ayaw ng mag-drugs. Dahil kaya lang naman sila nagtitinda, eh, naging abog sila, walang pambili. Eh, bakit ibibintang sa pamahalaan? Ano masakit din eh. Kailan man hindi pinaintulutan ng pamahalaan yung kasamaan. Ang gusto ng pamahalaan, malipol ang masama. Pero yung paggawa ng masama, hindi pinapayagan ng pamahalaan yun. So, kumugulong yung justice system? Kumugulong! Kahit na sa mga pamilya ng mga napatay na nalang. Oo, ang pinagtatakaulaan, ay bakit yung mga sinasabing sila ay pinatay ng polis dahil sila ay mga drug lord, yung kalang kamag-anak o gumagamit, wala naman pinagpunta sa PAW para maggawa ng apidabit at ipakulong yung polis. Sabi mo, welcome sila dito sa PAW, punta sila, ay bakit na yung road rage na yan, Galardo, Mark Galardo, and Villarreal case, pumunta dito yung mga kamag-anak. O yun, nakakulong na nga yung mga suspect. O, di pa lang kasi na dito at pakulong natin ng pulis na sinasabi nila kung pulis ang pumatay. Ano po kasuhan natin. Ever,
pwede ikaso dun, ma'am, sa mga polis na, kunyari, nagkaroon ng operation, tapos... Pwedeng kasuhan! Oh, murder! Pwedeng kasuhan ng murder! Oh, may treachery! Kung meron aggravating circumstances, oh, eh, pwedeng kasuhan ng murder! Eh, di ba yung sa, ano, sa Bible, eh, kinasuhan naman yung mga polis? Yes. So, ang punto doon, ang gobyerno natin, nagkakaso, eh, masama naman yung iba na pupunta sa UN, pupunta sa magsusulat sa mga magbabablog. Eh, huwag naman. Kumulong tayo sa pamahalaan natin. Dahil ang pamahalaan natin, hindi aasenso kung tayo mismo sisira sa pamahalaan natin. Samantalahin natin ang pagkakataon na meron tayong leader na seryoso laban sa droga. Anong gusto natin? Maglabas ng mga anak natin, puro zombie ang makasalubong. Eh, dyan sa Mexico, meron mga adik di umano na lang gagasa ng mga kabataan. O mga adik yan, o di huliin talaga ng polis yan. Eh, pag napatay ng polis, kasalanan ng polis. Pag ang polis ang napatay, okay lang. Bakit ganun? Eh, mga polis tao rin may damdamin, may pamilya ang kagaya natin. Okay, last na po, ma'am. Bakit kaya sabihin niyo parang mga yung mga sa mga reports, no? Mahirap lang umano yung napapatay at hindi yung mga victim. Oh, mali yan. Eh, lang sa ano, may mga mayor na papatay. May mga negosyante na namamatay. Mali naman yun. Kahit sino pwede maging biktima ng krimen. Mali yun. Sabihin niyo, oh, mahihirap lang punteriya ng mga polis. Hindi totoo yun. Eh, magbasa kayo ng dyaryo. At yung mga araw pa, marami na napapatay. Eh, sa totoo lang, kinukumpara na lang yun ngayon, eh, mas marami nun kaysa ngayon ang napapatay. Thank you, ma'am. Yung datos ang polis niya na, mas marami na yun, ha? Yung datos niya, mas marami na. Ma'am, anong pwede tawag sa mga, sa hindi siya execution? Sabi ng polis, homicide. Alam? Yung mga napapatay daw. Depende, pagka homicide, walang aggravating circumstance, walang treachery. Nakakakuha ng, kumbaga, mayroong hustisya yung mga biktima ng di umano'y extrajudicial killing o homicide niya kung tawagin ng PNP. Less than 1 million na. Ngayon, yung aming hawak ng mga nakakulong, as of December 31, 2016, ay 303,000 na mga akusado. 303,000. Kumpara noong bago mo po si Presidente Duterte ay 82,000 lang. Ibig sabihin, naging intensified ang war on drugs para masugpuma ang droga at ginawa ng polis sa kalang trabaho. At kung ang intensyon ng polis ay patayin ang mga ito, eh bakit buhay itong 303,000? Yung 2,000 ay talagang karamihan doon, ang laban yun at armado yun. So ano magagawa? Anong gusto niya? Yung polis ang mamatay? O pagkatapos, pag polis ang mamatay, walang kwenta. Pagkaan napatay ay drug lord, masama ang yung sa ibang sektor, masama loob. Abay, maging patos naman tayo sa ating mga polis, ginagampanan lang naman natin kulin niya. Ngayon, yung around 4,000 more or less na death under investigation, iniimbestigahan yan. Ngayon, napakahirap mahuli. Yung mga nagtatapo ng patay na binalot ng packing tape, yung mata, yung buong katawan, may tagpa, eh wala na mga witness na lumilitaw. Ngayon, ibibintang naman agad sa polis. Eh bakit? Ang polis, pag na-encounter, sinusoli ng yung kadaver ng, ano, ng mga napapatay sa encuentro, eh, sinusoli yan, buo yan, di ba lang bawas? Dahil na, iniimbestigahan pa rin yan. Kaya napaka-hasting conclusion yung sasabihin 7,000 na, eh paano yung pinatay ng sindikato? Ma'am, so hindi tamang term yung extrajudicial killing kasi hindi pa naman napapatay. Kasi yung EJK, ibig sabihin sa Tagalog, pinatay, hindi kinasuhan sa court. Judicial court, eh, daling sa court, bakit pinatay hindi kinasuhan? Ngayon, may mga away barangay, away asawa, away mag-asawa, magkaibigan, napapatay, eh bakit hindi niya kinasuhan, bakit niya pinatay? EJK, natin EJK, pero bakit ibibintang sa estado? Ang estado natin, hindi binibigyan ng bendisyon ang EJK. Ang pinapaliwanag ng ating Pangulo, paulit-ulit na, na hindi maintindihan ng iba, doon sa criminal law, mayroong justifying circumstance. Kapag nalaban ang isang inaaresto, o ang isang ball dapper, o isang drug lord, o isang nagbebenta ng sibo na laban at napatay ng polis, may depensa ang polis, fulfillment of duty.
No crime committed pag ganon. No crime, no civil liability. Dahil nga, justifying circumstance, fulfillment of duty yun. Pero hindi ibig sabihin, EJK yun o binibibisunan ng Estado. May batas. Nagampanan ng pulis ang kanyang trabaho. Huliin ang mga kriminal. Pag lumaban, ayaw sumuko ng maayos at malalaban pa, talaga mapapatay siya ng pulis. Eh, pero bakit naman yung iba, yun na pinapansin pag pulis ang napatay? Okay lang sa kanila, walang human rights ang pulis. Mali naman yun. Lahat tayo may human rights. Ngayon, kung ang kontaminado ay 4 million out of 100 million Pilipino, yung mga 4 million na yan lang ang may human rights o yung 96 million na pwede nilang mapatay at makontaminate? Ang human rights, para sa lahat yan. It is for humanity sa lahat. And ang perception ng iba, may human rights lang, eh yung mga drug lord, mali po yun. Kung ganito nakatalamak ang droga, talagang kailangan kumilos ang ating estado by virtue of the police power of the state. Ang police power of the state, supreme overrides yan. Parang tatlo yan eh, police power of taxation, power of eminent domain, tatlo yan eh. Nakapangyarihan ang ating estado, nakapagpirahira ng estado, hindi ibig sabihin violator ng human rights ng estado. So ma'am, yung tinatawag natin EJK, hindi yun dapat itawag dito sa lahat ng patayan. Hindi dapat tawag na EJK yung sa nangyayari. Ano ba yan? EJK ang connotation, ano, parang nagbimbisyo ng estado. Walang nagbimbisyo ng estado ng EJK. Ang batas, ang nagsasabing kapag nakapatay ang pulis, dahil lumaban ang isang hinuhuli, exempted siya, justifiable yung ginawa niya dahil ang ipinagtanggol niya estado. Ngayong araw may mga massacre eh, dahil ng Biscondi massacre, binkulado double murder cases, alam na mga babae natin yan, merong Manjola massacre, merong Hacienda Lucita massacre, ay merong mga ganyan. O bakit yan, hindi tinawag na EJK, sorry doon sa tatamaan, pero talagang ganun, ang dami na nung araw pa, magami na napapatay. Bakit ngayon sa panahon ito na ang ating gobyerno ay seryoso sa paglaban sa droga? Sa kapagbibintangan ng gobyerno ito na parang kinukondone na EJK, hindi po namin kinukondone yan. O ako mismo, nagpakulong po ng polis doon sa kaso ng John Villariarte case, yung nagmotosiklo na may nakabanggaan, tapos sinakta ng polis, tapos atewan o sinoli patay. Pinakulong namin yung polis. Dalawa, o yung isa, nagpakamatay. O hindi ko kasalanan kung nagpakamatay siya. Eh siya nagpakamatay eh. O nagbibista sa Makati, sa RTC. Yung isa pa, yung Army Reservist. O nagbibisikleta si Mark Garalde. Nag-away, eh, batina, nung palayo na si Mark Vincent Calardo, di na rin yung Army Reservist, si Buntanto. Ay, nakakulong si Buntanto! Eh, pinatay niya, bakit ko na-reclam siya? Sana kinasuhan niya. O, bakit na pinatay? Eh, pinakulong na. Natunghaya na yan sa mga nakalipas po ng mga panahon. Anyway, ang Malacanang po ay nagpahayag ng pakikiisa sa celebration ng kung araw ng Earth Day. The Philippines is bound to participate in international efforts to address climate change on the international observance of Earth Day today. According to Presidential Spokesperson Ernesto Abella, in a statement, he said the Philippines should continue to participate in international deals to fight climate change while protecting the economy. According to the statement, ang sinabi po niya, this occasion is a good reminder of the Philippines' commitment to the global call to fight climate change and uphold climate justice, as well as our country's solidarity to the rest of the world in spreading that while we pursue economic development programs, we continuously aspire for sustainable climate change resilient living. Yan po ang statement na po sa palansyo ng Bracanyo. Yeah.
Importante kasi talaga ito ng Earth Day dahil para maproteksyonan ang Mother Earth. Tapos makita naman natin yung kay Yolanda, di ba? Yung isang Yolanda. Yung mga sinasabi nila ng text dito, yung turn off the lights, yung ginagawa natin ng buwan para mga simpleng mga bagay lang naman yun. Yung insulation, pagkakalat, segregation ng mga waste, makatuloy ang tree planting, yan ang importante. Lalo yung tree planting. So, kailangan po natin magtanim ng maraming puno dahil marami mong puno ang pinuputol araw-araw. So, replenish po ang mga puno. Basic lang naman eh. Replenish po. Yung mga forest denudation na sinasabi nila. Yan, sa forest yan, yung puno mo. Paglagasa, pagkakahan, yung puno na hon, ng typhoon na ayam, ng typhoon na hindi. Oo, yun lang ta. At napaka-importante dahil yung bali coinciding din doon sa Ratifikasyon. Sa ordinaryong tao. So, siyempre, pag sasabihin mo yun, relevant ba o may kabuluhan o may kabuluhan ba sa masang Pilipino? Would you like to acknowledge my editor, my editor? O pumasok siya sa Facebook. So, yung kung paano natin ipapaliwanag ito sa ating mga kababayan na nagiginig sa atin dito sa ating Sabado Night Sabbath sa Pilipinas, Pilipinas. Kung ano pa ang secret itong ASEAN Summit kasi may kabuluhan ba sa ordinaryong tao itong ASEAN Summit? Sa aking pong palagay, may two cents worth na paano ba? Sa ngayong panahon po, very relevant. Kasi one community ang objective niya. Sa international community po, ang mga bansang kasabi po ng ASEAN ay napakahalaga, lalo na mga panahon ngayon. So, nakikita niyo po, in the past few years, pati po mga presidente na ng Amerika, Russia, at China, dumadalo na po sa mga pulong summit ng ASEAN. Dahil po, napaka-strategic no, ng Pilipinas. Position. Hindi lang na Pilipinas. Sa ngayon ng region. Yung buong region. ASEAN. Then po sa, when it comes to security, international trade, geopolitics, lahat na po. So, kaya nga nung nasa ating mention kanina, no, yung announcement ni U.S. Vice President Mike Pence, si President Donald Trump, iaatin sa ASEAN Summit. That speaks for itself, yung kahalagahan, yung kahalagahan ng ASEAN. Pati kasama na ang China dyan. Particular nga, itong mga pinag-aagawang teritoryo. Dahil po yung teritoryo na yan, hindi lang po lupa o isla yan. Meron may mga So, hindi lang po basta pinagtripan lang na agawin yan. Meron po mga significance yung lugar na yan. Kaya po pinagtatalunan yan. Sa kaya pinaagaw sa atin yan. Makikita mo naman yung ship ng Amerika, yung Pacific. Towards Asia, yun ang dahilan. Yung
during the past administration pa yan, nasabi ng US government, yung dating US President Barack Obama, yung chef nila. Dito sa Asia. Dati Europe ang kanilang darling. Parang ganun. Wala na rin yung sa Europe. At saka Middle East, medyo na. Yung Brexit, di ba? Talagang ano na sila. Pero ang Asia, o Southeast Asia in particular, napakahalagang ano nila. Magandang... Kasi marami rin sila mga kalyado. Particularly yung America, maraming kalyado sa Asia. Saka kung babasahin mo rin kung yun nangyayari ngayon dyan sa Korean Peninsula. Isa pa yung issue na yan. So, ano ba ang nagbunsod sa North Korea para maging agresibo? Territorio. Ano ba nasa ilalim ng mga territorio na yan? So, kailangan tayo mga kampanya natin na nakikinig ngayon. So, kailangan ay obserbahan natin. And in relation to that, diba kahapon, pumunta nga si Defense Secretary Delfin Lorenzana, sa Pag-asa Island, kung saan po isa sa ating yung ating mga tropa na nandiyan, yung pumulingad na nandiyan sa Pag-asa, bibisita ni Defense Secretary Lorenzana. Sinabi niya na may yung plano, yung announce din naman lang niya, yung plano na $1.6 billion. Malaki yung pondo na... Yung pondo po para po sa pagpapaunlad ng nasabing isla. Nasabing isla na yung sinasabi naman na five times pa na challenge si Defense Chief na parang sabi naman hindi, ano rin yata yun eh, parang SOP kasi pag may dumadaan ng mga aeroplano dyan magtatanong yung mga Chinese na feeling nila piling-pilinga naman itong mga insect na alam mo nila eh syempre, sasagot tayo, tadaan kami, bakit ba? Problema mo ganoon wala namang ano eh wala namang, sagutin mo lang na kami dadaan ganoon naman daw ang procedure doon. So piling-piling chika naman ano. Maganda yung nangyari doon eh, na pero ano ka doon, nakita mo yung Subi Reef parang Mall of Asia kaya yung mga building na nandun. Natatawa ko maganda doon, nakapag-flag racing yung, nakatayo naman po yung ating bandila bandila ng Pilipinas ang ating pong suverena doon andon in place. Yung nga, yung sinasabi ko, yung instructor doon sa ibang mga ayaw. Parang mo lupay siya nga. Ang pagod. Gusto ah. Parang siyudad na yun. Ako yung siyudad na yun. Tinayo doon ng Chinese. Kasi andyan yung energy of the future na sinasabi. Yan po sa karagatan na yan. Sa lugar na yan. Kaya, importante. Yung Asian Summit dahil kaya nag-iikot-ikot ang ating Pangulo para malaman kung ano yung kabilang inputs kung ano yung kasi tayo ang chairman kasi na, kumbaga diplomasya na rin dyan na lang po natin sa diplomasya dahil kung tayo po ay makikipaglaban o makikipagbela sa ating mga neighboring countries mag-uwis lang po ng buhay. At walang milyong buhay. Wala pong kasaysay. Wala pong saysay yung pangyayari niyan. Walang magwawagi. No winners dyan. So let's just siguro live in peace and equity. Pag-usapan na lang. Pag-usapan. At yung Asian Summit is one venue na pwede niya doon na talakayin kung ano man yung mga problema. So, yun ang mga mahalagang nangyari din sa ating bansa na noong nakaraang administrasyon, yung APEC, tapos sinundan nga ng medyo contentiosis, yung Miss Universe, tapos ito yung pinaka-importante, isa sa pinaka-importante. O kasi mga heads of state na yun. Heads of state. Lalo yung sa Nobyembre. Kaya yung tourism natin, andyan, at yung sa buod, isang malungkot na pangyayari yun. Pag-atake ng mga abusayat. Pero parang... Pero siniguro naman na safe. Clear na. Nag-ikot na yung mga delegates na kasi. Saka baliwala sa kanila eh. Baliwala sa kanila yung ganong klase yung mga travel advisories. Ang maganda kay DOT chief natin, si Wanda Steyo, ay proactive siya. Tinawagan kagad yung mga nag-issue ng mga travel advisories at yung kasama dun sa kanyang programa, yung getahan, yung mga media, para yung sinasabing may travel advisories, ipuntahan ko, malaman nila, right there and then, kung anong sitwasyon sa mga ganong. In additional to that, yung announcement ng PNP and CFIO, is 41,000
ng mga police, ng augmentation force, ito na magagaling sa ating panlalawigan. Ang i-declare po dito sa Metro Manila next week, starting po, I think tomorrow or Monday, i-declare na para sa additional security para po dyan. Sa pero wala namang isasarang, may ilang, I think in-announce din, na-re-routing. Pero kasi si pero stop, naman na... stop and go yata ang i-implement dyan. Tapos ang sabi ng kapulisan ay yung maging stricto sila, although maximum tolerance, pero kung medyo pasaway ka, eh, talagang dekirahin ka. Mabuti pa, iwasan niyo sa mga motorista, umiwasan na kayo doon sa lugar para hindi kayo matrafik. Oo, para hindi matrafik. Parang yung huling, alam nyo yun, magkaroon ng ano, yung, ano ba ito, yung meeting din dito, APEC, oo, yung APEC. Grabe, parusay yung traffic doon. Matindi yung traffic doon. No. Pero ngayon, ang sentro naman nasa TIC sila. Oo, oh, yun. Oh, ganun din yung para yung area. Doon talaga magiging stricto, maging sa fly zone. Ayun, yun nga. May mga lugar na ganun. Pero wala yatang jabbing. Wala, wala. Ah, so meron din no fly zone? No, parang may narinig ako, although makonfirm siguro natin later. Kasi kailangan eh, magiging stricto ka dyan when it comes to security. Dahil paliyan ang kasimula na gagawin na Asian Summit dito sa ating bansa na ang pinaka D-Day sa Nobyembre isasagawa. Culmination. Yung pinaka-culmination. Andiyan na yung mga heads of states at siyempre yung ating na-anticipate dyan yung pagdalungan ni US President Donald Trump. Eh, balikan natin yung pagbisita ni Defense Secretary. Di ba sinabi niya na ma-agitate daw yung China dun sa pagbisita niya? Naglabas ang statement ng China. Gravely concerned daw ang nagpayag na sila, gravely concerned. Pero usual ano naman yan? Ayan eh, mga usual, patutsado na dyan. Puro dalawa. Usual statement yan, parang mother statement. They had to assert yung kanilang. Oo, yung assert nila. Pero siyempre tayo, hindi naman tayo pahuhuli sa... Tama. Although pagdating sa man-to-man, parang... alanganin tayo. Ay, medyo ano yun, kasi one-third po ng populasyon ng mundo ang China. So, marami yun in terms of population, pero hindi naman na po sana. Kailangan ang engagement naman sa China, maganda naman. Diplomasya. Hindi, kasi diplomasya. Hindi lang naman in terms of, dahil economically, ang China po ay malaking trading partner ng Pilipinas at ng ilang mga bansa, malaking bansa sa mundo. Pati po ang US, malaki ang trading partner nila ng China. So, anyway, at sa isang buwan yata, susunod na buwan eh, babalik ang ating pagulo dun sa pupulihan sa yung Pentas na 28 leaders yata yung dadalog yun sa China. Alright, so kaya friend, baka meron ka pang mensahe, tayo po yung dumating na sa pagdatapos ng ating programa. Yung ating condolence lang kay Auriaho Tamayo, kapatid niya po ni dating Vice Admiral ng Coast Guard, si Wilfredo Tamayo. Condolence at yung elektrika, hindi natin na kasusunod na natin na ni Direk Joel Pabroa. Sa July yan, ipapalabas sa SM Bikutan muli. Right. At yung kamandag ng droga naman, yung mga bandang middle of the year ay mapalabas yung anti-drug movie ni Direk Carl J. Kapalas. Alright, okay. Maraming salamat ka, friend. Thank you very much po. Dumating na tayo sa pagdatapos ng ating programa ngayon po sa Sabado ng gabi. Hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat din sa ating kasama dyan po sa Master Control, si Susan Lizon at kay Amor Hermano. Maraming salamat. Ito po si Albert Sebastian ng UBS Newsroom. Hanggang sa susunod na linggo, antabayan na ng mga balita ang oras, alas 8. Pilipinas! Pilipinas! Naghahatid ang palatuntunang ito ng aksyon at balita mula sa Palasyo ng Malacanang.
may paghimay sa ulat sa mga galaw panguluhan at samot-saring serbisyo publiko. Oh, ano pang hinihintay nyo? Magsama-sama tayo sa landas tungo sa pagbabago. At ngayon, narito sina Efren Montano, Albert Sebastian at iba pang kabalikat sa Himpapawid. Sabay-sabay, taas kamay, salungo sa Pilipino. Sabay-sabay, taas kamay, salungo sa Pilipino. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute the laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Manalo tayo, manalo tayo, manalo tayo, manalo tayo. Pilipinas, Pilipinas! Naghahatid ang palatuntunang ito ng aksyon at balita mula sa Palasyo ng Malacanang. May paghimay sa ulat sa mga galaw panguluhan at samot-saring serbisyo publiko. Oh, ano pang hinihintay nyo? Magsama-sama tayo sa landas tungo sa pagbabago. At ngayon, narito sina Efren Montano, Albert Sebastian at iba pang kabalikat sa Himpapawid. Sabay-sabay, taas kamay, salungo sa Pilipino. Sabay-sabay, taas kamay, salungo sa Pilipino. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute the laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Manalo tayo, manalo tayo,